So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video is magkakaroon na naman tayo ng isang panibagong video tutorial. Kasi yung video tutorial na to, actually, parang matagal ko na siyang pinag-iisipan gawan ng video. Kasi parang every moment na may nanonood ng video ko sa aking YouTube channel is maraming nag-PPM sa akin. Actually, may mga nag-PPM talaga na paulit-ulit lang yung tanong. Paano ko ginawa yung ganong klase ng pag-i-edit? Laging ganon yung tanong, Sir, turuan mo naman ako kung paano mag-edit, paano baguhin yung background ko, paano gawin yung green background na babaguhin mo siya ng mas maganda. So, laging ganon yung tanong sa akin. So, nag-decide ako ngayong araw na ito na gumawa tayo ng video tutorial about sa kung paano nga ba natin babaguhin yung green background na papalitan natin ng mas magandang background gamit yung tinatawag nating KineMaster. I don't know kung KineMaster or KineMaster kung ano yung tawag sa kanya. So, KineMaster application. So, ituturo ko sa inyo kung paano ba natin mapapalitan ng mas magandang background. Like for example, green yung nasa likuran ko. Paano natin mapapalitan tong green na to ng mas magandang background? So, yun yung ituturo ko sa inyo para at least pag may nagtanong ulit sa akin is may bibigay ko na lang yung link ng video ko sa aking YouTube channel para at least makatulong tayo ng mas okay. Kasi mas mahirap kasi yung through chatting, ganito, ganyan, sundan mo to. So, mas gusto ko magawa na lang ng video tutorial about doon para mas madali nyong maintindihan at mas madali nyong makuha yung flow or yung sabihin na nating procedures kung paano nga ba napapalitan yung green background na papalitan natin ng mas magandang background. Kasi yan actually yung ginagamit, yung mga green screen, yan yung ginagamit kapag ka nag-shooting. Yung tipong nasa isang room ka lang, tapos yung nasa likuran mo is green lang, and then napapalitan nila na iba't ibang klase ng background. Nandyan yung mahuhulog ka sa bangin, nandyan yung tatalon ka sa mataas na building. So, nagiging mas magandang panoorin kapag ka ganun. So, ang ipe-prepare lang natin ngayon guys is, syempre, yung application. So, yung application na gagamitin natin, uulitin ko, is KineMaster. So, actually, yung KineMaster is applicable naman siya and downloadable naman siya sa App Store. Pwede siyang i-download sa Apple App Store or pwede din naman siyang gamitin sa Android application. So, dalawa yung option. Pwedeng sa Apple or pwedeng sa Android application. So, dalawa siya. So, pero may mga iba kasing KineMaster na meron siyang watermark. So, it's up to you kung gusto nyo matanggal yung watermark. Pero ituturo ko rin sa inyo kung paano natin mare-remove yung watermark after nito. So, mag-start na tayo. But before anything else, kung bago ka lang sa channel ko is don't forget to click subscribe and sama mo na yung notification bell para tuloy-tuloy na updated ka sa mga latest video na aking i-upload. So, kung ready na tayo, let's start. Ang gagamitin ko pala ngayon na tawag dito. Ano may tawag doon na mablanko ako? Ang gagamitin natin na gadget ngayon is yung tablet ko. So, gagamitin ko yung Samsung Tab A with S Pen tablet ko ngayon para at least habang ginagawa ko yung pag-i-edit ng green screen papunta sa mas magandang background is makikita ninyo. Don't worry, yung ginagawa ko dito sa tablet ko is ilalagay ko dyan sa pinaka-screen para at least habang nagsasalita ako nasusundan nyo yung pinaka-flow. So, start na tayo. So, hahanapin ko lang muna yung screen recording ng tablet para at least nare-record natin kung ano yung ginagawa ko sa screen. Okay, wait lang. Ayan. So, ilalagay ko na lang dyan sa screen yung ginagawa ko dito sa tablet ko para at least nakikita ninyo. Wait lang, guys. So, ayan, nag-start na tayo ng screen recording. So, start na tayo. First step is, syempre, hanapin natin yung KineMaster dito sa gadget na gamit-gamit natin. So, KineMaster lang po yung i-open natin. So, ayan, open natin yung KineMaster.
antayin natin siyang mag-open. So, ulitin ko, ang i-open lang natin is KineMaster application. So, ayan, nag-open na siya. So, magla-landscape siya. Don't, pasensya pala sa charger kasi lobat na yung tablet ko. Kaya, kailangan natin gumamit ng charger. So, taasan natin yung brightness niya. Patayin natin yung wifi. Ano ba ito? Tagal ko na kasi itong hindi ginagamit eh. Yun pala. So, sorry. So, ayan na ka. So, andito na tayo sa pinaka application ng KineMaster. Naka-open na siya. Ang kailangan nyo lang pong gawin is sundan ninyo yung procedures na aking ginagawa. So, ikulitin ko, ipa-flash ko yan dito sa screen para at least nakikita nyo yung ginagawa ko dito sa tablet. So, first, is i-click natin ito. Once na-click natin, pipiliin natin yung 16.9. Ito kasi mas applicable sa YouTube or mas applicable sa mga video na ine-edit natin. So, kapag na-click natin siya, ito yung lalabas. So, once na lumabas na to guys, so, ang una natin gagawin is pipili tayo ng background na mas maganda. So, like for example, nakapag-video na tayo using the green background. So, pipili na tayo ng pinakamagandang video na gagamitin natin. Ay, pinakamagandang background na gagamitin natin sa video na i-edit natin. So, punta tayo sa media. So, nakapag-download na ako dito ng background. So, ito siya background. Piliin natin yung nasa umpisa. So, kung mapapansin natin dito sa background, maikli lang siya. E, paano kung yung video natin sobrang haba? Madali lang po siya. Yung picture na to, idadrag mo lang siya. Ayan. Sundan nyo itong ginagawa ko, ah. Pag nadrag nyo siya, ayan. Naging 1 minute na siya. Mahigit. So, pwede nyo pa siyang pahabain. So, ibabalik natin siya sa umpisa. Sir, paano yung gumagalaw? Parang ang pangit tingnan. Para hindi natin nakikitang gumagalaw yung ginawa nating background, ang kailangan lang natin gawin is i-click mo siya. Pag na-click mo na siya guys, pindutin natin to, yung cropping. And then, click nyo yung nasa gitna. And then, click nyo yung pinakagitna. Ayan. Center natin siya. So, ayan na. So, pipili tayo ng angulo na mas maganda. So, ayan na. Para naka-center na siya. Once na-chinect natin siya, kahit i-play-play natin siya, hindi na siya gagalaw. So, next step, dahil meron na tayong background, ito yung magiging background natin, guys, is, ito na yung susunod na step. Ipapasok na natin yung video na nirecord natin na nakalagay is green background na gagawin natin or papalitan natin ng ganitong background. So, paano mag-insert ng video? So, layer. Click nyo yung layer, pipiliin nyo lang yung media. Pag na-click nyo yung media, siyempre, pipiliin nyo na yung video na nirecord nyo. So, ako, nakapag-record na ako ng video. Example lang naman yung gagawin natin. So, pipili na lang ako ng isang video. So, ang alam ko, nakalagay yung share it videos. So, pipili tayo ng isa. Ito na lang. Example lang to guys, ha. So, medyo mahaba siya. Kakrap ko na lang siya. Or puputulin ko na lang siya. Pag pinutul nyo, split ahead. Ayan. Tutulin natin siya. So, hanggang dito lang. Ayan. So, dahil naputol na natin siya, so, umikli na siya. So, ilalapat natin siya dito. So, dapat pantay. So, eh, sir, paano mahaba ito? Pwede natin itong putulin, yung pinahaba nating background. Puro split lang yung gagawin natin. So, ayan, pantay na siya, guys. So, kung mapapansin natin, tatanggalin ko na lang yung sounds para hindi naririnig. Tanggalin ko muna yung sounds. Ayan. Play ko nga kung may boses pa. So, wala na siyang boses. At least, hindi na tayo madedistract. So, ayan, wala na siyang boses. So, sir, ano yun? Green pa rin po yung background niya. Parang tinapa lang natin siya. Hindi po ganun yung mangyayari. Oo, nilagay natin siya parang tinapal natin. Pero hindi po ito yung magiging result. Paano yung magiging result? So, i-click natin yung video. Once na click po natin siya, yes, ang pangit ng gilid hindi pantay. So, ika-crop natin siya. Hanapin po natin yung cropping. And then, once na ma-cropping natin siya, ayan, ika-crop natin siya. Hanggang maging maganda siya.
Ayan, dahil nakarap na natin siya, click lang natin yung check. So, lumiit na siya. So, nagagalaw natin siya. So, once na nagagalaw natin siya, hahanapin na natin kung paano mawawala yung green background na to. So, ang susunod na step natin is, hahanapin natin yung chroma key. So, hanapin nyo yung chroma key. Ito siya. Ayan, chroma key. So, once na-click nyo yung chroma key, mababago na natin yung background. So, chroma key, enable lang natin siya. Enable. Ayan. Kung mapapansin ninyo, yung picture ko parang naging black and white. Okay po yan. Pero mas maganda kung ganito yung mangyayari. Kung mapapansin nyo, kulay green na yung color niya. Green color na yung nakalagay. Yun yung mas maganda. So, green color. And then, i-adjust-adjust natin siya hanggang ma-perfect natin. So, adjust natin. Hindi dapat maging puti. Dapat yung picture natin, yung picture ko magiging, ayan, parang white lead. Ayan. Kinakailangan yung buong mukha ko is maging puti. Nawala na siya. Ulit. Maging puti. Sorry, nawala na tayo. Chroma key. Ayan, maging puti siya. And then, dapat yung background ko magiging black. So, i-perfect natin siya. I think ito na yung pinaka-last. So, ayan na siya. So, kung mapapansin ninyo, nawala na yung green. Naging background ko na yung picture na in-add natin sa media. So, paano yun, sir? Parang putol or hindi sakto. So, pwede na natin siyang i-expand, palakihin. Paano natin siyang palalakihin? Ayan. So, i-play natin siya kung perfect na siya. Sorry, tinanggal ko yung sound sa. So, ayan, kung mapapansin nyo, nag-play yung video, nawala yung green background, napalitan natin siya ng mas magandang background. So, ganun lang siya kadali. So, it's up to you kung anong gusto nyo yung background. Kung gusto ninyo, naglalakad kayo sa kalsada, naglalakad kayo sa bahay nyo, may green background to, tapos gagawin yung background, nasa Boracay kayo, nasa Japan kayo, nasa Korea kayo, kung gusto nyo, katabi nyo yung crush ninyo, etc. It's up to you. So, ganun lang kadali, yun itatawag nating green background, napapalitan natin siya ng mas magandang background. So, itong application na to, ulitin ko, KineMaster. So, ang ipe-prepare nyo lang po dito, yung downloadable na background na gusto ninyo. And then, number 2 is, syempre, naka-install dapat dito yung KineMaster. At ang hahanapin nyo lang po sa KineMaster ay, walang iba kundi yung chroma key. Huwag niyong kakalimutan niyo yung pinaka mas madaling paraan para natin mababago yung background natin ng iba't ibang klaseng background. Pwede yung paiba-iba. Pwede kayo mag-add ng background. So, start na natin to kasi tapos na. So, ayun guys. So, ganun lang kadali magpalit ng background using KineMaster and chroma key na nakalagay na dito sa KineMaster. So, at least, doon sa ganong pamamaraan, parang nagiging matawag dito, makabago tayo. Na kung saan, minsan na-amaze tayong nanonood ng mga movies, na kung saan ang gaganda ng mga background, nun pala yung mga background na yun is ine-edit lang nila. Na kung saan, yung background na yun is galing lang sa malaking green screen. Actually, napanood ko to sa Showtime. Yung kila Bong, Ami Perez, tsaka kay Jackie, naglalakad sila, tas iba-ibang background yung nangyayari. So, ganun lang siya, kadali. So, hanggang doon lang tayo guys. So, thank you so much for watching this video. I hope may natutunan kayo. At kung meron pa kayong gustong gawan ko ng video tutorial, mag-comment lang kayo. And then, yung isang video tutorial na nabubulon ako, yung isang video tutorial na aking gagawin is lalagay ko na lang sa video description ng video na to para at least madali nyo siyang mahanap. So, uulitin ko, ang video na to ay patungkol sa pagpapalit ng green background papunta sa mas maganda pang background. So, once again, thank you so much guys. God bless you all.